Magandang araw. Again, welcome to my vlog. I am Coach Jay and for today's video ay ang aming body conditioning ang isi-share ko sa inyo kung paano namin minimaintain na flexible lang aming mga katawan. So kung katulad ko kayo medyo chubby, huwag kayong mahiya guys. Wala namang problema kung medyo chubby tayo as long as kaya mo yung katawan mo. Diba? Yan yung sabi sa akin ni Sammo Hung. Kasi Sammo Hung medyo may chubby din siya. So, mas maganda talaga kung payat ka, mas maganda tingnan. Kaya lang, sabi nga, unang-una sa kick. As you grow older, your kicks grow slower. Yung mga kataas ng sipa para lang yun sa mga bata. So, ito guys, nakita nyo, yung mga simpleng body conditioning lang naman yung planking para tumigas yung mga kalamnan sa tiyan. At the same time, ay yung mga doon sa ating ano body core. So yan yung isang training para sa body core natin. So ang next nyan ay yung dog style natin. Dog style to, ganun pa rin. Body core pa rin ang tama nyan. So importante mapatibay natin yung body core kasi yun yung nagdadala sa ating katawan. Yun din yung magiging responsable sa pagdating sa speed. Kasi yung katawan natin, naigagalaw natin na mabilis kung kayang-kaya siyang kontrolin ng ating tinatawag na body core, yung mga kalamnan sa baba ng likod at sa baba ng tiyan. So yun yung nagdadala sa katawan natin. Kung malakas yun, mabilis kang kumilos, parang si ano, nakita nyo yung training ni Mayweather. Napakalakas ng kanyang katawan pagdating doon sa sit-up, iba-ibang exercise sa body core. So kitang-kita naman nagagamit siya sa laban. So ngayon nga yung ginagawa naman namin ay yung tuhod naman, yung ating paa, titesting natin ang flexibility niya. Ilapit nyo lang yan ganyan, no? Ilapit nyo sa inyong kamay para matesting nyo kung aabot pa ba. Kung hindi na umaabot, ay may problema. O ngayon naman ay yung tinatawag nating bicycle. Yung bicycle ginagamit yan guys sa takedown. Once na mapatakedown mo na yung kalaban, para hindi siya makaangat, gamitin mo yung bigat ng katawan mo. Then ang posisyon ng paa mo palagi sa mga ganong posisyon ay bicycle. O isipin nyo na may ipit-ipit ako na ulo sa kabilang kamay ko. Dito ay sa kaliwang kamay nakaipit. Huwag nakaipit mo na yung gano'n, naka-mount ka na, half body mount. Ang itsura ng paa mo doon naka-bicycle ka na para hindi ka mabuklat. At para mas maibigay mo yung buong weight mo, mas malakas ka. Okay, so next naman. Ito, road to pagiging ninja to. Yung kali kasi guys, maraming movement na nakaluhod. Kasi lalo na yung mga ibang sistema, ginagamit talaga nila yung pang-ambush, yung galaw na yan ng kali. So, kailangan yung flexibility ng tuhod natin, andyan pa rin, intact pa rin. Lagi nating huwag kalilimutan yan pagdating sa training. Ayan, oh. So, abutin natin yung kabilang paa. Madali lang naman yan kung tutuusin. Tamad lang talaga yung kasama ko. Mabigat ang katawan. So, pag lagi-lagi mo nang ginagawa yan, guys, ano na yan, easing-easy na lang yan sa'yo. Flexible ka. At importante din yan na nauunat yung mga kalamnan natin, yung mga kasukasuan. Kasi pag hindi yan, guys, na lamanan, hindi na exercise, yun, may stuck siya, magsasakitan, may stuck yung mga uric acid. Pero pag sinubukan mong i-stretching yan, i-rotation, ayun lang pala ang gamot. Ito guys, itong galaw na to, road to ano to, pagiging ninja. So maglalakad tayo ng paluhod. So, maraming gamit yan guys. Pag sa mga susunod na video, pakikita natin kung para saan.